Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Isinulat ito sa isang komunidad ng mga Kristiyano na kilalang kilala ni Pablo. Noong unang panahon, ang Corinto ay isang pangunahing lungsod na may mga pier at marami din silang templo para sa mga diyos ng mga Griego at Romano. Isa itong malaking sentro ng kalakalan, kaya sinadya ni Pablo na puntahan ang lugar na ito bilang misyonero. Sa loob ng isa't kalahating taon, kinilala ni Pablo ang mga tao doon at pinakilala sa kanila si Jesus, kaya marami ang naging tagasunod ni Jesus at bumuo ng komunidad ng mga Kristiyano. Mababasa ang tungkol sa lahat ng ito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 18. Paglipas ng panahon, nagpatuloy si Pablo sa pagbubuo ng mga Kristiyanong komunidad sa iba pang lungsod at nakatanggap siya ng mga balitang hindi maganda ang nangyayari sa mga Kristiyano sa Corinto. Nagkaroon ito ng iba't ibang problema, kaya sinulat ni Pablo ang liham na ito. Mayroon itong limang pangunahing bahagi, kasama ang pangwakas na pagbati, at ang limang bahaging ito ay nakaayon sa pangunahing problema na sinosolusyonan ni Pablo. Kaya ang sulat ay parang koleksyon ng maiikling editorial tungkol sa iba't ibang paksa. Pero may mga pangunahing ideya na nag-uugnay sa lahat ng mga bahagi. Ito ang ginawa niya sa bawat bahagi. Pinapaliwanag niya ang problema, pero laging niyang sinasagot ito gamit ang ilang mga kwento sa Ebanghelyo, ang magandang balita tungkol kay Jesus. At ipinapakita niya ang totoo na hindi nila pinapamuhay ang sinasabi nilang pananampalataya. Kaya ang sulat na ito ay para turuan tayo kung paano titingnan ang bawat aspeto ng buhay ayon sa magandang balita. Tara, tingnan natin paano niya ito ginawa. Sa kabanatang 1-4, ang problema ay tungkol sa pagkakampihan ng magkakaibang grupo ng mga Kristiyano. May ibang mga guro na dumating sa bayan mula nang umalis si Pablo, si Apollos at pagkatapos ay si Pedro. Nagkaroon ang mga tao ng paboritong guro at bumuo sila ng kanya-kanyang grupo para sa leader na iyon. At siniraan nila at binastos ang mga pumapabor sa ibang leader. Matalas at sarcastic ang sagot ni Pablo dito. Sinabi niya, "Nagpapatawa ba kayo?" Ang samahan ng mga Kristiyano ay hindi contest kung sinong sikat. Ang iglesia ay samahan ng mga tao habang si Jesus ang nasa sentro. Mga lingkod lamang ni Jesus ang mga pinuno at guro nito. Kahit na mas gusto ninyong isang leader kaysa iba, hindi ito dahilan para magkawatak-watak at siraan ang bawat isa. Ang sentro ng samahan ng mga Kristiyano ay si Jesus at ang magandang balita tungkol sa kanya at kung anong ginawa niya. Sa kabanatang 5-7, sinasagot ni Pablo ang ilang problemang may kinalaman sa sex. Ilan sa samahan ng mga Kristiyano ang may maling relasyon. Ang isang lalaki ay kinakasama ang kanyang stepmother. At maraming iba pa ang sumasamba pa rin sa mga lokal na templo ng mga Diyos-Diyosan at nakikipag-sex sa mga bayarang babae nagtatrabaho doon. Bukod pa dito, may mga tao pa sa iglesia na nagsasabing ayos lang ito. Sinasabi nila, "Malaya naman tayo dahil kay Kristo. Walang hanggan ang kabaitan ng Diyos, di ba? Ayos lang yan." Pero para kay Pablo, hindi ito tama. Gamit ang Ebanghelyo, ipinakita niya kung bakit mali ang ganitong pag-iisip. Ayon sa kanya, tandaan ninyo, una sa lahat namatay si Jesus para sa mga kasalanan ninyo, kasama na ang mga nasirang pagsasama dahil sa maling relasyon. Kaya kung Kristiyano ka, dapat manatili ang sexual na kabanalan bilang isang paraan ng pagtugon sa pagmamahal at kabutihan ni Jesus. Ipinaalala rin sa kanila ni Pablo na kung paano muling nabuhay si Jesus, ganun din ibabangon ang ating mga katawan mula sa kamatayan. Ibig sabihin, kung tinubos ni Jesus ang katawan mo ngayon hanggang sa hinaharap, mahalaga kung anong ginagawa mo sa iyong katawan. Malaking bagay ito. At hindi mo pwedeng gawin ang kahit na anong magustuhan mo. Napakalinaw ng sinabi ni Pablo, di pwedeng makipagkompromiso ang tagasunod ni Jesus, lalo na sa sexual na kabanalan. Sa kabanatang 8-10, ang problema ay tungkol sa pagkain, pero hindi lang ito tungkol sa kung ano ang gusto o ayaw mong kainin. Ang problema ay iba-iba ang opinyon ng mga taga-Corinto tungkol sa karne na inaalay sa mga templo ng mga diyos ng mga Griego at Romano. Magkahiwalay ang mga Hudyo at di-Hudyong Kristiyano sa kung paano sasagutin ang isyong ito.
Muli, binanggit ni Pablo ang ilang pangunahing ideya mula sa Ebanghelyo. Para sa kanya, ang katapatan natin una sa lahat ay kay Jesus bilang Panginoon, hindi sa anumang Diyos-Diyosan. Kaya kung nasa sitwasyon kang may karne na inialay sa ibang Diyos at may mga tao sa paligid na nakakakita sa iyo tapos sasabihin, "O tingnan mo, sinasamba ng mga Kristiyano si Jesus at pwede din silang sumamba sa iba pang mga Diyos." Ayon kay Pablo, kung ganito ang sitwasyon, huwag na lang kumain ng karne. Ang katapatan mo ay kay Jesus at dapat mong mahalin ang mga taong iyon ng higit sa iyong sarili at huwag silang iligaw. Pero mabilis itong nilinaw ni Pablo at sinabi, "Makinig kayo, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayong ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay kasama na ang hayop at naniniwala tayong mga kahoy at bato lang ang mga Diyos-Diyosan sa templo. Kaya kung walang tao sa paligid na maguguluhan sa ginagawa mo at magugutom ka, kumain ka lang. Malaya ka bilang isang bagong tao kay Kristo na sundin ang iyong konsensya sa mga ganitong bagay na hindi pa masyadong malinaw." Kaya paano naging okay kumain sa isang sitwasyon pero hindi sa iba? Ang pinaka-prinsipyo ay pagmamahal. Itatanggi ng pagmamahal ang sarili at uunahin ang kabutihan ng ibang tao. At ang pagmamahal, yung pagmamahal ng Diyos, ay nasa sentro ng Ebanghelyo. Ito ang ginawa ni Jesus nang namatay siya para sa atin at sinasabi ni Pablo na ito ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano para sa ibang tao. Sa kabanatang 11-14, nagpatuloy si Pablo sa pagsagot sa mga issue tungkol sa kanilang pagsamba linggo-linggo. May ilang tao na nagkakaroon ng kakaibang espiritual na karanasan habang nagsasama-sama sila at magsisimula silang manalangin ng malakas gamit ang mga wikang hindi maintindihan. May ibang tao na nagse-share ng katuruan o salita mula sa Diyos, tapos may taong biglang tatayo at sisingitan sila dahil gusto rin nilang magsalita. Talagang napakagulo at nakakaabala sa mga tao, lalo na sa mga bisita na gustong marinig ang Ebanghelyo. Kaya sa mga kabanatang ito, tinulungan sila ni Pablo kung paano mag-isip. Una, dapat nilang isipin ang pinakalayunin ng pagtitipon para makita nila kung anong pag-uugali ang mas bagay sa sitwasyon. Sabi ni Pablo, ang pagsasama-sama ay lugar kung saan ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa lahat at dapat sa maayos na paraan. Bumuo siya ng napakahusay na paglalarawan sa iglesia na parang katawan ng tao. Iisa ito, pero may iba't ibang bahagi at ang bawat isa sa kanila ay may natatangi at mahalagang papel. Nagpatuloy siya at inisa-isa ang mga bagay na ginagawa ng Espiritu sa magkakaibang tao. Lahat ng ito ay para lumago ang samahan ng mga Kristiyano. Iyan ang pangunahing paksa sa mga kabanatang ito. Para kay Pablo, ang pinakamahalaga sa pagsasama-sama ay ang sentrong mensahe ng Ebanghelyo, ang pagmamahal ng Diyos, kaya pagmamahal ang nangingibabaw na salita sa mga kabanatang ito. Ang pagmamahal ang magtutulak sa bawat isa sa samahan na gampanan ang kanilang tungkulin para magsilbi at unahin ang makakabuti para sa kapwa. Inapply ni Pablo ang lahat ng ito sa mga problema sa Corinto. Iniisip ng ilan na ang layunin ng pagsasama-sama ay para magkaroon ng mga kakaibang espiritual na karanasan o para ipahayag ang nasa isip nila. At sinabi ni Pablo, "Makinig kayo. Gustong-gusto ko ang mga nakakamanghang karanasan sa pagdarasal, pero kung naaabala nito ang ibang tao o natatakot sila, dapat akong huminto kasi kung hindi, mas minamahal ko ang sarili ko kaysa sa mga taong yon." Ang pagsasama-sama para kay Jesus ay dapat maging maayos para ang bawat isa ay matuto, makakanta, makasamba at marinig ang Diyos na kinakausap sila. Ang huling problemang sinagot ni Pablo ay ang usapin sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang pag-asa ng mga tagasunod ni Jesus. May ilan sa samahan ng mga Kristiyano ang minamaliit ang ideya ng muling pagkabuhay at hindi daw ito mahalaga sa pagiging Kristiyano. At matindi ang reaksyon ni Pablo laban dito. Nagsimula siya sa pagpapaliwanag na ang muling pagkabuhay ay napakahalagang parte ng Ebanghelyo. "Naniniwala kami kasi napakaraming nakakita kay Jesus na nabuhay at may pisikal na katawan pagkatapos siyang patayin ng mga Romano sa harap ng mga tao.
Kung hindi nabuhay mula sa kamatayan si Jesus, ayon kay Pablo, walang kwenta ang pagkamatay niya. Bihag pa rin tayo ng ating kasalanan at pagkamakasarili. Itigil na natin ang pagiging Kristiyano. Pagkatapos, isa-isang pinaliwanag ni Pablo kung paanong ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naging tagumpay laban sa kamatayan at kasamaan. Dito tayo kumukuha ng buhay at lakas ngayon, at ito ang pag-asa ng buong mundo sa darating pang panahon. Dahil sa muling pagkabuhay, may dahilan tayong magkaisa kay Jesus. Ito rin ang nagtutulak sa atin para maghangad ng sekswal na kabanalan. Ito ang pinagmumulan ng lakas para mahalin ang ibang tao ng higit sa ating sarili. At panghuli, ito ang pag-asa natin para magtagumpay laban sa kamatayan. Kaya, sinabi ni Pablo, naniniwala tayong binuhay si Jesus mula sa kamatayan. Ibig sabihin, ang ebanghelyo ay hindi lang payo kung paano maging mabuti o tuntunin para sa personal na buhay espiritual. Pagpapahayag ito tungkol kay Jesus na nagbubukas ng isang bagong katotohanan tungkol sa buhay. At yan ang unang sulat sa mga taga-Korinto. Tinitingnan ang bawat bahagi ng buhay sa pananaw ng magandang balita.